Hi guys, magandang araw po sa inyo. Ngayon guys, pag-usapan muna natin itong Isuzu D-Max LS model 4x2 automatic transmission na may makinang RZ4E 1.9 liter displacement na may lakas na 148 horsepower at yung maximum torque niya 350 Nm from 1,800 RPM to 2,600 RPM. Kaya yan yung tinatawag nilang maximum flat torque at lower RPM. Ang advantage niyan guys, mas titipid tayo sa pagkonsumo ng ating diesel fuel. Dahil ang usual RPM natin sa normal driving nasa 1,000 to 2,500 RPM. Paahon man, city drive at highway driving, namimit yung peak torque natin. At itong ating makinang RZ4A ay naka-timing chain and timing gear combination. Pero located ito sa rear part ng ating makina. At dahil medyo maliit ang ating makina, magaan, tahimik, at least maintenance pa ito. At kung kailangan mo naman ang lakas, malakas naman po. Ngayon naman, pag-usapan natin yung RZ4A maintenance items. Ito yung ating filler plug. At ito naman yung ating oil dipstick. So dito tayo magtitingin sa level ng ating oil. So dapat dito lang sa malapit sa butas. Hindi po lalagpas yung level ng ating oil. So pagka umaga, kung titingnan mo, hindi dapat lalagpas. Overfill na po yun pag nandito na sa yellow markings natin. So kailangan po bawasan kung nandoon na yung oil level natin ha. So ayan guys, yan po yung dipstick natin. At ayan guys, titingnan naman natin yung ating oil filter. So ang dali lang ang maintenance nito guys, kasi pag mag change oil tayo, ayan, luluwagan lang natin yan. At sa loob nyan po ang ating oil filter element. So element lang po ang papalitan. Mas mura po kaysa dun sa mga cartridge type. So kailangan lang po yung tamang higpit niyan is 25 Newton meter para hindi po masira yung ating oil filter cup, kasi plastic type lang po eh. At dito naman guys yung ating drain plug, ayan po sa ating oil pan. So ang dali lang yung access guys. So kayang kaya mag DIY. Ang gagamitin nating oil is yung semi-synthetic. At mas maganda rin yung synthetic na may specs na sa A10W30. At dito naman tayo sa intake side guys. So dito yun papasok yung ating hangin sa makina. So meron tayong air cleaner. Ito yung procedure sa pagtanggal natin guys, kasi lilinisan natin yan every 5,000. Yan po. At papalitan yan every 20,000 kilometer yung natakbo ng ating sasakyan. Ugaliin namang maglinis nito guys. Kung kaya every 2 months, mas maganda po. At dito yung pag-spray ng ating hangin, yung compressed air. Huwag dito sa likod. At ito yung maganda guys. Made in Philippines. Mahalin natin ang sariling atin. Yan po. Matibay gumawa yung mga Pinoy. Tara guys, pasok na din to. So ang dali lang kung maglilinis kayo ng air cleaner natin. So ipasok natin yung ating pinaka-guide sa likod at may isa banda rin sa harap. Yun rin, ipasok rin. Tapos i-align natin para suabi yung pagpasok. So ayan po. Then clip na natin. 1, 2. Then itong harness, isa uli natin. Ayan. So mandali lang po, kayang-kaya ng DIY. So, ayan guys. At ito naman guys, yung ating radiator cup. So kung umaga, pwede mo itong titingnan para makita mo yung level ng ating coolant. Ayan po, puno. So dapat puno po lagi yan. Tapos itong mga gasket niya guys, sinecheck po rin to kung may kalawang ba or may sira, may damage po. Then pagkabit nito guys, dapat ganyan na position. Tapos pag lumapat na, turn it clockwise. Then
mag-lock na po. Then ganyan yung position niya, guys. At ito yung ating reservoir. So ang line nito, ito yun, yung hose niya. At yan po yung level natin ng coolant. So max yung sa taas. Yan nga. So dapat titingnan rin yan pagka umaga, para sure tayo sa ating coolant level before tayo bumiyahe. Kung nasa minimum, dagdagan na lang at i-observe. Baka may coolant leak sa ilalim eh. Then, dito guys, titingnan natin yung ating radiator drain plug. Para kung magpalit tayo ng coolant, alam natin kung saan bubuksan para ma-drain yung ating coolant. So, every 40,000 po, bubuksan natin tong drain plug ng ating radiator. So, mag-drain tayo ng coolant dyan. Then, fill a new premix coolant sa ating radiator. 8 to 10 liters. Depende po sa pagka-drain. Yan po. At ito naman po yung sa ating power steering reservoir. So, dito natin titingnan kung nasa max ang level or nasa minimum level na. So, ito yung ating supply hose. At yung sa baba, yun po yung ating yan, return hose po. So, ang supply hose po ay papunta sa ating power steering pump. So, ayan po. So, ayan siya. Then, magpapalit po tayo ng power steering fluid every 30,000 km yung natakbo ng ating sasakyan. At ito ngayon guys, yung ating nag-iisang belt sa harapan. So, isa na lang po yung belt. So, less maintenance na po ito. Dahil meron na itong auto tensioner. Wala naman pong specific replacement ng belt natin. So, pwede na yon every 5 years. At saka, mas maganda, as per checking po yung ating pagpapalit. At yung specs nito guys, 7 PK 1,990 kung magpapalit kayo. Medyo may kahirapan din sa pagpapalit ng belt na yan. At dito naman tayo guys, ito yung ating washer reservoir. So sa wiper natin guys, yan po. Diyan natin titingnan yung level. At ito yung ating clutch and brake reservoir. So brake fluid po ang ilalagay natin dito. So nahati po ito sa dalawa. At dyan is clutch at dito naman is brake. Pero nasa taas naman po yung pinaka-maximum level po. Sa dalawa na yun. Lalo na ito, automatic transmission. At ito guys, yung ating fuel filter priming pump with separator. So sa baba guys, yan po yung ating drain plug. Every 5,000 po, nagdi-drain tayo niyan. Kasi sa ibaba ng ating separator, naipon yung tubig na sumama dun sa fuel. Kaya magdi-drain tayo every 5,000. Ang mahirap lang nito guys pag magpapalit tayo. Kasi naka-bracket po. Apat na bracket. Hindi katulad noon na naka-clip lang. So ayan po. Then ito guys yung ating fuse box and relief box. So ipakita ko na rin sa inyo guys. Ito po. Fuses and release ang laman po guys. At ito naman yung mga label niya guys. Kung saan nakalagay yung mga specific release and fuses. At ito naman guys yung ating fuse puller. So try natin. Yan. So yan po. Puller po yan ang fuse. Dapat merong ganyan po yung lahat ng sasakyan. Ayan po. So, ibalik na lang natin. Yan sa lalagyan niya. Then, push. So, ibalik na lang natin itong cover ng ating fuse box, guys. Medyo may kahirapan din, pero kailangan mo talaga ng ilapat ng maayos para tama yung pagkakalagay ng ating fuse and relay cover. So, dito naman tayo sa kabila, guys. So, ayan po yung ating ABS module. At ito naman yung ating turbo charger. At dito naman guys, sa likod ng ating makina, yung ating automatic transmission. Yan po guys, yung laman ng ating engine bay. So, ayos naman po. At dito naman guys, sa
sa ating brakes. So malaki na po yung rotor disc at yung brake pads natin mayroong return spring. Yan po. So magandang changes po nito. So upgrade. Sa likod naman guys is drum pa rin. Then ayan guys, meron siyang transmission cover. So kailangan mong tanggalin yan kung mag change ka ng transmission fluid. Itong under chassis natin naka rubberized coating na po ito. So ayos po yan. So ayan guys, sana po meron kayong natutunan sa video na ito. Salamat po sa panonood. Bye bye.